Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kaysa paparapi ng bagong umaga, lalo na pag may kasama. Bawat umaga ay sumisigla, pagkasama sina Chris and Bimby. Chris and Bimby, Summer TV sa umaga. Sa Chris TV, panalo sa kantuhan, maraming malalaman. Chris and Bimby, kabonding sa umaga. Sa Chris TV, panalo sa kantuhan, maraming malalaman. Morning, love. Saan tulog mo? Kumain ka na ba? Good morning, love. Bakit ang aga mo naman ako tinawagan? Di ba kasi may seminar? May seminar tayo later. Nakalimutan mo na? Uy, hala, hindi ko nakalimutan na. Masyado pa kasing maaga, Baliw. Excited na excited ka na, ha? Siyempre, excited ako. Lalo na maganap na yung wedding natin para maghimis sa sun. Ay! Siyempre, excited na rin akong maging Angeline Claire Padilla. O diba, parang asawa ka lang si Daniel Padilla, Wongga. Ah, ganon. Uy, ano, joke lang, Baliw ka. Alam mo ba, ikaw pa rin yung pinaka-pogi sa mata ko. Alam mo ba yan, ha? Aga-aga ng bubola ka. Mag-breakfast ka na dyan, ha? And mag-prepare ka na para sa seminar natin later. Okay? Sige na, babango na ka dito at maghahanda para sa seminar natin mamaya. Okay, see you later. My wife. Ay! Ayun lang. Okay, ako. Bye. See you. Sige na, bye-bye na. Ay, wait! May nakalimutan ako. Oh, ano pa yun? Love you. Love you too. Bye-bye. Hi everyone! Good day! Welcome to Chris TV! Panibagong day, panibagong couple! Tignan natin kung may magbabago na naman ng isip bago magpakasal. Char! I'm so excited na talaga sa mga couple na makakaharap natin for today. But before anything else, syempre, let us start our day with the prayer, diba? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, ayan. Now that we are in a correct spiritual space for today, let us talk about kung ano-ano nga ba ang mga gagawin natin.
Once again, welcome to Chris TV, panibagong day, panibagong couple. So ang couple natin for today is Miss Kaubang and Mr. Padilla. So matagal na nga ang couple na to na si Miss Kaubang at Mr. Padilla. Balita ko nagkakilala sila sa Call of Duty na parang noon kaduo lang ang laro. Kaduo lang sa laro ang kailangan nila. Oh my God, ngayong kaduo na sa boy. O diba, ganun ang glow up mga mare. So greetings muna po Mr. Padilla and Miss Kaubang. Hi, chance. Hi, I am Angeline Kaubang. So of course, aside from our lovely couple, we also have yung mga speakers natin for today's pre-K na seminar. Miss Kaubang and Mr. Padilla, we have Mr. Joshua Sapico who is going to talk to you about the objective of pre-K na, spirituality of marriage and human sexuality. Yours truly will discuss in everything about natural family planning and responsible parenthood. And we also have Mr. and Ms. Hill here today para naman magbigay ng communication tips at advice sa ating soon-to-be-wedded couple, o diba? Ngayon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam ko naman sobrang excited na ang mga couple natin. So, let us kindly move on to Mr. Sapico's talk. Ayan na nga. Welcome ulit sa ating couple, diba? It's comfortable, guys. Pero bago ko simulan yung talk ko for today, let us know kung ano nga ba ang objectives of this pre-K na seminar. Why is this essential sa ating couple here today? Let us talk about the objectives of pre-K na. Tips of the pre-K na seminar: to develop awareness of the spiritual and human dimension of Christian marriage. 2. To clarify one's expectation about married life. And lastly, to realize God's plan for marriage. Next, specific objectives: to understand the meaning of the true and authentic love. 2. To provide the meaning of personhood. 3. To give the meaning of human sexuality, couples' readiness for marriage. 5. To provide ways on how couples should communicate with each other. 6. To give the importance of the sacraments of marriage. 7. To introduce them as to assessing how well the couple know each other. And 8. To introduce the genorum as a tool to enable couple to understand the strengths, weaknesses, behavior, attitudes, beliefs, and traditions of their own family as well their partner's family. 9. To orient couples in the legal aspect of marriage. And last, to give an example of a marriage rite. Now let's talk about the spirituality of marriage. On the spirituality of marriage, there are many parts of this Christian marriage ceremony which reflect the sacred nature. And the importance of marriage is stressed in the Christian holy book, the Bible. Marriage is a sacrament in our church. It is a part of the sacraments of service. We call this the holy matrimony. We considered it vocation kasi through these sacraments, we are given the opportunity para mag-nurture ng what we call the domestic church. Next, human sexuality. Now with the human sexuality, let us read this passage. Where at the beginning of the creation of God, made male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Mark 10, verse 6-9. This passage is also seen in Matthew's Gospel and makes three key points. Marriage involves only ng man and woman. Pinagkaisa sila para magsama habang buhay. At syempre, dapat hindi rin natatapos o nauwi sa divorce. And next, taboo. However, there has been a debate about the Christian teachings on same-sex marriage and some denominations, such as the Church of England and the Church in Wales. Are now debating whether they should allow same-sex couples to receive blessings or service after the official secular ceremony. Although, there has been a debate for that matter. Here sa Philippines, it is still not allowed to conduct same-sex marriage. To lighten up the mood, for this part naman, magkakaroon tayo ng activity. Oh, ready na ba kayo mga couple? Give 5 traits na nagustuhan nyo sa isa't isa. Paligin nyo naman kami. Huwag naman puro ka-plastikan. Baka naman bumaba ang ratings ng show ko.
Ayun nga, yung una naman kay Shen. Di ba nga sa Call of Duty kami nagkakilala? So, kasi magaling siya. So, ayun. Una ko nagustuhan sa kanya kasi binubuhat niya ako lagi. Ayun, lagi kami, ano, win streak, ganon. Pangalawa naman, bukod sa kaapelido niya si Daniel Padita, syempre kamukha niya. Ano ba kayo? Wala yung halong plastic. So, ayun. Tapos, pangatlo naman, ano, caring, tapos napakabait, ganon. Tapos, ayun. Lagi, ano, lagi niya ako, lagi siyang nag-update, ganon. Ayun. Ayun, yung akin naman, ano, yung five traits is openness and conscious, tsaka extroversion and agreeable siya. Lalo na when it comes, pag naglalaro kami, tutulungan niya ako and then tutulungan ko din siya, nagsusupport kami sa isa't isa. Dun, at doon kami nag, ayun, doon na kami kinilig sa isa't isa. Oh, napaka-sweet naman ng couple na ito. Huwag yung naulitin ah. Joke. Sana all na lang, di ba? Lord, when kaya ako. So, that wraps it for my talk. Miss Kaubang and Mr. Padilla. I hope na nakatulong itong mga lessons na ito sa inyo. On to Mr. and Miss Gil naman tayo. Welcome, Miss Kaubang and Mr. Padilla. Ayan, comfortable po o ba kayo? Ayan na nga bala, magpapakilala na tayo. Hi, Ms. Kaubang and Ms. Padilla. Hi, I'm Ms. Rihanna Hill. Sir Mickey Hill, here. Sige, jump in na tayo sa mga pinapare naming tips para sa inyo dito. Una, pinakamahalagang maipapayo po sa inyo mga kids ay dapat gawin yung sentro ng relasyon niyo ang Panginoon. Dahil kahit anong pagsubok pang dumating sa inyo, basta kasama niyo siya ay malalagkasin niyo talaga ang lahat. Kahit ano pa yan, maniwala kayo sa akin. Sabi nga nila, na lagi nandiyan ang Panginoon, hindi kayo iwan yan. Maging mapagpatawad na kinakasama ka, kahit gaano pa katamis ang relasyon ninyong dalawa. Magkakamali at magkakamali kayo sa mga panahon, sa mga pagkakamali na yun, ay natuto kayong dalawa at mas matibay pa ang relasyon nyo. Sabi nga nila, ang Panginoon ay marunong magpatawad. Pwesta ko, hindi ako marunong patawad. Charot-charot lang iyon. Ilang beses ko may pinatawad kahit ilang beses na sinaktan aking puso. Ang damdamin ko at naluwak ko. Dapat meron kayong maayos na communication na kinakasama mo. Hindi yung nagtatago kayo pa sa kanya. Kung may chismis ka dapat, i-chismis mo na din sa kanya. Naiisipin mo mga babae, mga lalat na. Ano ba yan? Dapat may tiwala ka talaga. Sabi nga ni Jason, kahit anong bantay mo, kung manloloko yan, manloloko yan. Tama naman siya. Nasa partner mo na kung lolokohin ka o hindi. Mahal ka talaga niyan. Hindi natitingin sa iba yan. Di ba, Rihanna? Magtiwala ka rin sa mga gagawin na desisyon sa buhay ng kinakasama mo. Suportahan mo siya lagi. Ayun lang naman for us. Basta laging yung katandaan, ito lang mga tips namin. Yun na nga guys, wish you the best guys, with God and true love, na kung sinasabi ko magkatagal talaga ang pagmamahalan nyo. On to Miss Chris na tayo, thank you ulit guys. Okay, so ay nga ba important ang magkaroon ng family planning? Siyempre, mahirap naman pag anak ka lang ng anak na hindi pinaplano, kaya ayan, sabi ko kay Bimbi, no! Huwag muna, hindi pa ready ang mami mo maging lola. Siyempre, sign naman ng mga Chanel bags ko dyan na ibibigay ko lang sa mapapangasawa mo. So, kidding aside, family planning is important. It is simply because for the benefit of the couple who plans to make a family since planned pregnancy, pregnancies sa 2 or more years apart ay ang pagbubuntis na nagre-result in healthier babies and fewer medical problems for the girl. And planning for a child will help you avoid the social, health, and financial problems you face if an unplanned pregnancy happens. When a marriage produces a child or receives a child through adoption, it is one of the life's greatest blessings, diba? So roughly, 40% of children being raised today are in a home without a father, and masakit yon. The effects of that are staggering. Father absence causes increases in mental and behavioral disorders as well as criminal activity and substance abuse.
But when children are raised in a healthy marriage, get a front row seat to see and experience the lasting benefits of a strong family. As the pivotal part of the ceremony begins, which includes the exchange of vows, it is fitting that the couple be front and center, facing the assembly so that all present are able to see and hear the marriage take place. This part of the longer ceremony is known as the celebration of matrimony and has four main elements. The first one is the question before consent. Second one is the consent, and the third is the blessing and giving of rings. These actions are preceded by an entrance rite, a liturgy of the word with Bible readings proclaimed, and a homily. They are followed by the universal prayer of intercession offered for the couple and the larger needs of the church and the world. The ceremony also includes a special blessing given to the couple. So, ano-ano nga bang ang mga symbolism sa marriage? The first one is bridal procession. It symbolizes the transfer of the parents' rights over their daughters to the groom. The white gown symbolizes inner beauty and purity. Bridal veil, it is to protect her or the bride from any evil spirits that might try to steal her away from the groom. The wedding ring, it symbolizes the unity, completeness, and eternal love from one another. The coins, these coins also signify prosperity and wealth. And the unity candle symbolizes that wherever we go, the light of Jesus Christ will always be with us and in our lives. The Holy Bible signifies the couple's dedication and promise to discuss and learn about the God and spread His message to the world. The veil emphasizes the union and mutual surrender of the couple to one another. And lastly, the cord symbolizes the unbreakable bond of marriage. So, Mr. Sapico. So, ayun na nga, ano? To sum up, mga ka-Chris TV, in our pre-K na event today, ay naturuan natin yung couple natin about how sacred marriage is. Human sexuality, kung paano pa nila mas ma-development ang love sa marriage, different kinds of communication, kung lagi ba nag-uusap, ano mga pinag-aawayan, paano na-resolve, o mga heart-to-heart talks, implicit meaning of words. And most importantly, yung walang iwanan sa harap ng mga pagsubok. We also taught them about the proper family planning and how to be responsible parents. Lastly, hindi natin makakalimutan to. Marriage as a celebration as well as yung mga marriage symbolism. Okay, so thank you very much, Mr. Sapico. And Mr. and Mrs. Hill, ano? Ngayon naman, onto the last messages for our couple, Ms. Kaubang and Mr. Padilla. Thank you for attending this pre-KNA seminar, ano? Today, you have learned a lot of valuable lessons that you will take with you until the end of time, which you will spend every day supporting, loving, and being by each other's sides through thick and thin, and through sickness and in health. Dapat isa sa ang kasama niyo sa down days niyo, hindi yung nangangabit, diba? Ayoko na lang mag-talk. So, kidding aside, these learnings that you have gained today are going to be your guide, your stepping stone towards the biggest milestones in your life that you are yet to see. Your stepping stone towards a happy, healthy, and prosperous marriage that will last a lifetime. Marriage is an indissoluble bond, and we know that through the love between you two and the grace and power of God, you are capable of anything if you do it together as a couple. Use what you have learned today, let it guide you to the right path and the path of a happy marriage. The future holds a million possibilities and true happiness. Through the sacrament of marriage, it's definitely one of those possibilities. Napakaganda nga ng sinabi mo, Miss Chrissy, grabe. Pero once again, maraming salamat, Miss Kaubang and Mr. Padilla. We wish you a prosperous future and marriage. And with that, let us pray for our closing prayer. Thank you.
the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So thank you everyone for coming to today's episode of Chris TV. See you next episode. Bye! Baliktad, guys. Baliktad.